no? I-move ba natin? Konti. Ayan. So, ready ka na ba, Danny? Ready na. Parang walang ka, ano ah, buhay-buhay ah. Minsan na tayo magsama sa, ano ah, sa vlog ah. It's me, Ella David, and welcome back to my channel. So, for today's video, gagawa kami ng challenge ni Daddy Juno. Last June 16, nag-celebrate kami ng second year anniversary namin ni Daddy. Parang laglagan na to ang tema ng challenge na to. Nakita ko lang to sa ibang vlogger, tapos parang masayang gawin to. Mga ugali na kailangan banggitin kung sino yung mas sa amin, kung si siya ba, Ella or Juno. Ella. Juno. So, simulan na natin ang pinaka-challenge, mag-asawa edition. Una, pinaka-magastos. Wanta ko. Magastos ba ako, Daddy? O, ikaw. Ikaw. Para sa akin, si Daddy ang pinakamagastos. Kasi pag may pera to, talaga ubos agad. Galante to eh, si Daddy. O, bakit ako? Hindi ako. Parang nahihiyak. Huwag na natin itong i-upload, ha? Mas tamad mag... sipilyo ng ngipin. Para akin lahat. Sa'yo lahat. Grabe. Oh. Aminado na siya. Hindi ko na kailangan sabihin. Aminado ka na. Oh. Ganda ng ngipin. Talaga. Tawagin natin si Mami. Number 3. Pinaka-iyake. Hindi ikaw. Ako. Siyempre, babae ako. Automatic naman yata. Pero hindi ko pa nakita si Daddy Juno na umiyak. Mas matampuhin. Ako yata. Ikaw ba? Hindi naman ako itatampuhin. Ako yata, mas matampuhin. Madamdamin ba? Ganun. Ako yata yun. Na pinakapasaway. Tinatanong pa ba yun? Ba, dapat sinunod-sunod mo na yun sa akin? Hindi mo na pinagawahiwala. Grabe siya. Oh, bakit ka pinakamasaway? Ewan ko. Hindi ako yan. Ikaw nga niya. Pinakamagaling magluto. Ewan ko. Ngayon lang naman ako nagluto. Oo. Parang ako. Nagbuhat ng bangko eh. Dahil nga, single mom nanay ko. So, mas maaga kaming natutong magluto kasi kami-kami lang magkakapatid sa bahay. Daddy Juno natuto lang, nito lang. Diba? Oh. Nung mag-asawa na kami, ang lagi niyang pinapanood, panglasang Pinoy, dun siya natuto. At kapag magluluto siya, nire-review niya lang ang panlasang Pinoy. So, pinaka-pikon. Ikaw. Pinaka-pikon talaga ako. Pinaka-pikon. Kasi magaling tong mang-asar, kaya pikon ako. No? Diyos ko, pag mang-aasar ako, may bato agad sa'yo eh. May panlaban eh. Hindi ito nagpapatalo eh. Di ba? Mr. Coloco ito eh. Hindi talaga ito papatalo. Idol ko eh. Mr. Coloco siya, di ba? Pambansang Coloco eh. Pinaka matagal maligo. Ikaw, may ililigo pa ba? Siyempre ako, matagal tayong maligo kasi ang dami nating anik-anik sa katawan. Mag-shampoo tayo, may conditioner pa. Si Daddy naman din nag-conditioner. Ipag-kuskus pa tayo. At may mga ano pa tayo, routine. Ayun, mas friendly si Daddy Juno to. Ayan. Oo, ang dami na itong ano eh, friends eh. Tatakbo na nga ito daw eh. Malapit na tumakbo dito sa aming lugar. Pinakagalating magbigay ng regalo. Ikaw. Ako ba? Parang ikaw. Ikaw, pero sa akin galing. Ano ba? Regalo sa isa't isa o regalo sa iba? Sa isa't isa kasi mag-asawa to eh. Sa iba, ako ba?
Oh, sa mga inaanak. Ah, oo. Sa mga inaanak ako. Kasi sinasalo ko yun. Nung magjowa pa lang kami, basta lahat ng inaanak niya, inaanak ko din. Tapos binibigyan ko sila. Walang ano. Minsan may nakakalimutan kasi hindi ako may kasalanan. Si Daddy June McKinn. Siya nakakalimut ng mga inaanak na tinatanong kung sino-sino. Nalilimutan niya. Pero pag sa regalo sa bawat isa, mas galante si Daddy June. No, Daddy? Oo naman. Oo naman. Madalas pag ano, may mga gusto ko, si Daddy June talaga yung ano. Nagbibigay. Tatanungin natin, 'di ba, yung isa't isa kung anong gusto. Tapos baka magkaroon na ako ng PS. Baka rin magkaroon ako ng iPhone, Daddy. Hindi ka naman humihiri to, Daddy. Hindi. Madalas street lang. Ano lang? Ano lang? Okay. Ano? Anong ano lang? Ano lang? Minsan pagkain, yun yung madalas niya, i-treat ko lang siya ng movie or ako sasagot sa pagkain. Ganun lang yung mga hiling ni Daddy. Hindi siya ano, masyadong materialistic na ano, tao. Aww. Oras mo lang, okay na. Aww. Wow! Oras siya kaan. Pagmamahal. Napakatahimik naman ang parang totoo, ha? Nahihiya yatin Daddy ko dito. Nahihiya. mas clingy. Oh. Si ano to, si Daddy. Para sa akin. Ikaw. Oh. Oh, siya. Mas clingy siya eh. Gusto niya nagkakadel. Nagsaselos na nga to kasi nandito na si Jenna eh. Ikaw na siya naiyakap kapag gabi. Ganun kasi. Hindi na ako. Hindi na siya yung baby. Yung unang baby ko. Ayun. Pinakamatakaw. Oh, syempre. Ako na to sa ngayon. Diet ako. Oo, pa-healthy na siya. Nag-workout na siya, nag-gym na siya. Ako kasi, kain ang kain kasi nagpapadede tayo. Tapos susunod na lang ako mag-exercise. Kapag di na masyadong alagain si Jenna. Pinaka... Kuripot. Ako na mo kuripot. Well, ako kuripot. Siguro sa ibang bagay, ano, nagtitipid lang. Pero wala naman sobrang... kuripot. Pagdating sa pagkain, sobrang maluwag. Basta yung needs namin na po-provide. Pero nagkukuripot lang siguro kami sa mga hindi naman importante. Siguro yung mga wants na Daddy. Yung PS5. Hindi. Yung needs yun. Gamer. Wow, gamer. So, ipapakita mo sa kanila. Hindi ka nga nila nakikita gamer. I-unboxing ko nga. Kagain mo kay Mateo. Mas madalas magsinungaling. Oh, tinatanong pa ba yan? Tinatanong pa ba yan? Hindi ako nagsisinungaling, hindi ko lang sinasabi. Oh, anong pagkakaiba doon? Sinungaling, iba yung sinabi mo. Ako wala akong sinabi. Hindi ako nagsinungaling. Ibig sabihin nagsinungaling ka, kasi pag tinatanong ka, hindi ka nagsasabi ng totoo. Iba yung sinasabi mo. E di nagsisinungaling ka dun. Oh. Hindi na. Oh, di ba? Ano, gusto mo magsabi ako ng ano dito? Scenario? Ganon? Ganon? Secret lang? Next question. Sana ba tayo? Sinong pinakamakulit? Pinakamakulit? Si Jenna. Ay, si Daddy Juno. Kasi sa kanya nagmana si Jenna. Makulit. Mabilis, mauto. Ay, si Daddy Juno yan. Personality ng bawat isa. Mapagbigay kasi ako. Oo, mapagbigay si Daddy Juno. Kaya ganun. Kasi ako, ano ako eh, investigador. So, si Daddy Juno. Konting ano mo lang sa kanya, naniniwala na. Gullible, ganun ba yun? Pinaka-sweet. Yan, si Daddy Juno yan. Tanong ko pa. Sa relasyon namin, siya ang ano, malambing. Di lang halata. Mas maarte sa gamit. May ganito ba tayo? Wala. So, yun, wala na. Mas maarte. Oo, totoo. Wala na.
Kasi hindi na branded. Mas priority na namin yung yung pangangailangan ni Jenna, kaya okay lang kahit hindi branded, kahit saan man kami bumili. Okay lang sa amin. Hindi naman kami masyadong maluho sa isa't isa. Kahit nung magjowa pa tayo, daddy, Nike, Changi, okay na 'yon sa atin. PS5 lang. Pinakamahal. Magbibili. Nasa natin? Nasa wish list natin 'yan. September. Pinakamatipid. Hindi ka. Ako. Kasi ako 'yung nagba-budget sa amin. Sa family namin, ako nagba-budget ng pera. Pinakamalakas umutot. Wala namang amoy. Wala namang amoy. Yung sa'yo. Yung sa'yo, silent killer. Talaga ba? Yung matambay ko. Sa akin, malakas, walang amoy. Uy, sino nga rin ka? Ikaw may amoy din sa'yo. Walang amoy sa akin. Paano amoy mo nalaman? Si Jenna nga sa'yo nagmana eh. Maseloso, selosa. Sino ba? Ikaw? Uy, wala ka naman pagsiselosa. Talaga ba? Sa amin naman, seloso-selosa, lang yun, asaran lang. Pero wala naman kaming grabing pinag-awayan na nagselos kami ng todo. Kasi alam naman namin sa isa't isa kung ano ba yung dapat at hindi dapat. Di ba, daddy? Ayun. Kaya kapag may... pag nasa relasyon na kayo, huwag na kayong mag-chat-chat pa ng iba. Weh! Trabaho. Mas ulyanin. Siyempre, ikaw. Ako yun. Kasi ako na yung naturukan eh. Si daddy hindi naman naturukan. Pinakamalakas humili si daddy Juno to. Bakit hindi ko nga naririnig? Hoy, nirecord ko kaya yung pinakita ko sa'yo. Isang beses. Pag normal days, sakto lang siya. Pero pag nakainom siya, malakas talaga. Kaya pinapaside ko siya. Nakainom siya, nagigising minsan si Jenna, sobrang lakas. Pinakagala, si Daddy Juno to. Oy, office bahay lang, gala. Quarantine ngayon. Nagsisinungaling ka na. Dito ka, hindi na tayo nakikita, nagsisinungaling ka na. Pinakagala. Punta sa labas lang. Anong office bahay doon? Hindi lang ba? Labas ka. Papunta office sa paon bahay. Pinupuntahan dito eh. Sa labas lang. Marami kang labas na pinupuntahan. Wala na ngayon. Ano yun? Sarado pa yung Aladdin. yung kainan na may inuman na pinagtatambayan nila. Ilang punto nga hindi nakikita sila kuya. Kasi nga quarantine. Pero pag hindi talaga, disko, linggo-linggo yan. May session. Sinungaling. Oo, kasi makakaling ha. Pinakamalakas uminom. Tinatanong pa ba yan? Nakalagay pa yan dyan. Nakalagay ng milk tea. Ikaw, pinakamalakas uminom ng milk tea. Anong klase? Mayat maya. Ay, grabe. Anong mayat maya? Every day. Anong every day? Every other day. Anong every other day? Hindi kaya ako nag-milk tea ngayong week. Alam nyo kasi, naging paborito ko na yung yung Macau milk tea. Pero hindi talaga ako. Hindi talaga ako nag-milk tea dati. Think sa mga milky, ayun, malakas akong minum doon. Sa mga shake, ganyan, smoothies, ganyan. Pero pagdating sa alak, mas malakas uminom to si daddy. Ito ang panlaban natin. Minsan lang. Minsan. Weekends lang. Anong weekends? Magbibilangan naman tayo dito. Kunti na lang, pinakakalog. Siyempre si Daddy Juno na to. Kasi yung makulit to eh. Siya yung pinaka, makulit sa relasyon namin. Pinaka madaldal. Siyempre ikaw. Okay. Tahimik nga lang ako. Okay, kasi vlog ko to. Kaya ako nagdadaldal. Hindi ka tahimik. Huwag kang dyan. Mukhaling na naman.
ako. Iba ang daldal ko, iba ang daldal niya. Gusto. Pinaka-bully, oh. Ikaw to. Ano ako? Oh, pinaka-bully. Nasabi ko na kanina, hindi to papatalo. Talaga naman. Pag may inasara ko dito, lalaban at lalaban to. Yun. Last one, pinaka-malambing. Naulit na yun ah. Eh, naulit na ba? Hindi. Ako yun, siya. Siyempre si Daddy June na yun. So, ayun lang guys. Ang aming pinaka-challenge, mag-asawa edition. Sana nagustuhan nyo at nag-alaman tayo kung sino ang mas. Ayun. Baho, putot ko. So, don't forget to like and subscribe. Ella, David. At like nyo rin yung page at yung Instagram ko. So, para updated kayo sa aming mga video. So, ayun lang. Bye! Thank you for watching. Masyado malapit. Hi guys! Good evening. Hi guys! It's me, Elizabeth, and welcome back to my channel. Oo, oh, magsalita ka naman yun. Mister, tahimik ka dahil, ha? Mag-vlog pa tayo naman ng daddy ko, parang totoo. Ha?